Ano kaya gagawin ko dito sa pira mo nga pinadala mo sa akin? Ano kaya gagawin ko nito, no? Bibili ako ng pantalon, bibili ako ng damit, at saka pupunta ako sa birthday, no? Pupunta ako sa birthday, yun. Marami-rami din! Yun, what's up mga tatuno? Sa ngayon, magandang umaga sa lahat, pati na sa mga basher ko, at saka nag-iiyakan naman yung mga basher ko. Ito, grabe, sobrang saya ni Buita to kasi meron naman tayo na loko, no? May naloko naman tayo itong isang vlogger. Alam ko, kilala nyo to eh. Pala ito si Kabakal, no? Kabaklis. Salamat pala, no? Tsaka, utu-utu ka kasi, no? Salamat sa binigay mong pira. Itong binigay mong pira, salamat ha. Guru ito, hindi ko babayaran to, real talk. Hindi ko babayaran to. Akala mo babayaran ko to? Hindi ko babayaran to. At saka sa mga nagsabi-sabi sa akin na wala akong hiya, no? Mga basher kayo, wala kayong paki, ha? Wala kayong paki kung anong gagawin ko, ha? Kasi kunting salita lang ito kakabakal eh. Kasi hindi kasi ito marunong eh. Hindi marunong mag-intindi kung ano yung tama at saka mali, no? Ito masabi ko sa iyo kabakal, no? Huwag ka kasi magpauto, no? Huwag ka magpauto sa mga kagaya ko as vlogger, no? Huwag ka magpauto kasi baka kasi darating din ang panahon nga may papalit pa sa akin, no? May papalit pa sa akin. Ito sabi ko sa iyo kabakal, no? Ano kaya gagawin ko dito sa pira mo nga pinadala mo sa akin? Ano kaya gagawin ko nito, no? Bibili ako ng pantalon, bibili ako ng damit, at saka pupunta ako sa birthday, no? Pupunta ako sa birthday, yun. Grabe, sulit talaga to. At saka grabe sa lahat ng mga basher ko. Maraming salamat sa inyo, no? Maraming salamat sa inyo. At saka kung gusto nyo magbigay sa akin ng kunting tulong, no? Mag-PM lang kayo sa akin. Mag-PM lang kayo sa akin. At saka ibibigay ko yung GCash, no? Ibibigay ko yung GCash. At saka kung magpapadala kayo sa akin, grabe, sobrang saya ko pag mangyari yun. Real talk. At saka kabakal, pag sa susunod, gusto ko lakihin mo naman yung pagpadala kasi kulang naman to eh. At saka maliit lang to pinapadala mo, na 5K lang dapat gawin mo ng 15K para mas maganda, no? Kasi ito masabi ko sa iyo kabakal ha, ito real talk na to. At saka hindi na ako magsasabi na kahit ano, no? Payo ko sa iyo kabakal na huwag ka magpapaloko, ha? Huwag kang magpapaloko kasi naawa ako sa iyo, ha? Ito tandaan mo, si Buita to na 'yung nagsabi, ha? Huwag kang magpapaloko, ha? Kasi pag nagpapaloko ka, magagalit ako sa iyo, tandaan mo 'yan. Ayusin mo, ha? Kung magpapadala ka, dapat 15K, 'wag 'yung 5K kasi mababa lang. So ano ang inyong opinion dito mga kabakal? Isa lang ang aking opinion dito. Ayokong magalit ng sobra sa tao na to kasi hindi worth it na pag-aksayahan ng panahon yung ganitong klase ng tao. Hindi worth it na sayangin ko yung oras ko sa uri ng tao na to. So syempre, ang ginagawa natin ay gumagawa tayo ng hakbang na legal. Dahil nakita niyo naman, hindi niya dinideny yung kanyang mga ginawa na talagang sinabi niya na nanloko siya, hindi niya babayaran yung kanyang utang. At nangaasar pa. At pinakita niya pa kung saan niya ginamit yung pera na pinadala ko sa kanya. Na nagpapatunay na talagang wala siyang interest or intention na gamitin yung pera na yon para ibayad sa utang. So isa yun ng pang-isang uri ng panloloko na yon. Kasi sinabi niya sa akin na kailangan niya ron ng pera. Unang-una, pambayad ng utang. Pangalawa, para meron siyang pamasahe papunta sa Maynila. Dahil nga meron siyang laban. So kung iisipin mo, boy, tato, ang dami mong kakaharapin na mga kaso dito. Meron kang breach of contract na lalabagin dito dahil pumirma ka, tandaan mo yan. Kayang palusutin sana yon
pwede naman pag-usapan yun, pero dahil ganyan yung ugali mo, isa yan sa mga magiging problema mo. Pangatlo ay paninirang puri, panloloko, kung pwede ka nga lang kasuhan ng stapa, papalagay na natin. At kinakausap ko na, para sa iyong kaalaman, Boy Gcash, kinakausap ko na ang aking abogado para mapag-isipan at mapag-aralan kung ano-ano yung mga kaso na pwede kong ikaso sa iyo or pwede naming ikaso sa iyo. Kasi sa dami ng mga kalokohan pinagagawa mo at ang lakas-lakas pa ng loob mo na mag-vlog ka ng mga ganyan, napakarami mong kakaharapin. Kaya isa lang ang kailangan mong malaman at tandaan mo, sasabihin ko sa iyo. Enjoying mong mabuti yung 5K na yan. Total, boy, 5K ka naman. Or boy, 5K. I-enjoy mo yan hanggat gusto mo. Hanggat kaya mong patagalin. Sana meron pang natira dyan. Sana na-enjoy mo yan. Kung kumain ka na, magpainom ka, magpapiesta ka na sa halagang yan. Dahil, hintayin mo yung subpina na ipapadala ko sa'yo. Hindi pala ako yung magpapadala. Yung ipapadala ng abogado ko at abogado ng URCC dahil dyan sa mga pinagkagawa mo. I-enjoy mo yan. Malamang sa alamang, yung 5K na yan na talagang pinagmamalaki mo at talagang ini-enjoy mo ngayon na pinangangalandakan mo pa sa mga video mo at tuwang-tuwa ka pa, malamang ubos na yan ngayon. So ang tanong, anong gagawin mo? Dahil hindi na ako nakikipagbiroan sa'yo. Tandaan mo yan. Nung una, iniintindi pa kitang ulupong ka. Dahil alam ko na may pagka-ob-ob ka mag-isip, kaya kailangan kitang intindihin. Pero ngayon, dahil dyan sa mga pinagkagawa mo, pasensyahan na tayo, boy tato. Baka mamaya, idamay ko pa yung kapatid mo na sinama mo pa sa video mo para lokohin ako. Huwag mo akong subukan. Masisira ang buhay mo at ikaw ang gumawa niyan sa buhay mo. Boy Braut, aka Boy Gcash. Tandaan mo yan.